Good morning! Welcome again sa aming panibagong vlog. I-review natin yung upuan or yung foam na binili ko para kay OPR para masolusyonan na yung hirap na nararanasan niya sa biyahe. Dahil alam naman po natin na ang 450SR at 450NK ay ang tigas ng pillion seat para sa backride. Isasabay ko na rin yung sinabi ko sa last vlog na TPMS. Pag-usapan natin, share ko sa inyo yung naging experience ko sa paggamit. Inupuan na namin to, sinakyan ko rin. Ang lambot! Pero syempre iba pag ni-ride na natin, no. Ganito yung itsura niya pag nakaupo na, no. Oo, kanina pag walang nakasakay, medyo gara tingnan, no. Or magara talaga tingnan. Sacrifice the looks talaga pagka naghahanap tayo ng comfort sa mga ganitong paraan. Sabihin mo kung approve para sa mga kapwa natin na naka 450SR, 450NK or may mga big bikes na hindi komportable OBR nila, magawan pa ng paraan. Challenge sa akin itong moto vlog na to dahil isa lang ang battery at wala akong power bank na dala. Kaya nag-start ako kung saan malapit na yung destination at puro magaganda na yung magiging tanawin. At habang nasa traffic tayo, tingnan nyo po yung TPMS natin. Madali lang siyang i-install. Matagal yung battery life nung mismong digital monitoring system natin. Sheesh, liblib adventure ano. Dito lang naman yung part na yan, yung parang one way kasi hindi pa gawa to eh. Eto, ano yan eh, minahan ng simento. Then dumadaan yung mga bato or mga nakakwari nila. Barangay Bangkal. Bali wireless po to, no? Kinakabit po sa pito yung pinaka-sensor niya. Tapos yung sensor niya, ang battery life daw po ay taon ang inaabot. Let's say 1 year. Ang presyo po uli nito ay 1,000 or less depende sa voucher. Laking bagay, binili ko to kasi nakita nyo naman meron tayong vlog kung saan napunta, saan tayo ng bakal. Dahil sobrang lambot pala ng gulong. Ire-recommend ko ba siya? Yes po, recommendable no? Mamomonitor nyo na yung hangin nyo na hindi kailangan tanggalin yung pito. At habang umaandar kayo, ay kampante kayo. Na okay ang inyong hangin. At kayo din po sa motor nyo, applicable po to sa lahat ng motor, scooter or big bike. Lagay ko na lang yung link kung saan ako umorder para dagdag kampante sa inyo. Hindi ko na i-affiliate kasi parang hassle yun, maglalagin pa kayo sa website eh. Basta like, comment and subscribe na lang kayo dito sa channel. Bawi na kayo sa akin dun. Papunta ng DRT Kabayunan, medyo maliit kalsada niya no? Pero kaya naman ng 4 wheels. Bigayan lang. Ayun o. Hindi man ganun kaayos pa yung kalsada. Understood naman yun dahil liblib pa ito. Is that ang ganda naman ng paligid, nature na nature. Lalo na yung mararating natin sa taas pag nakarating na tayo dun sa view deck. Kanina pag andar natin, nagbigay na ng hint si OBR no. Masaya po siya dun sa upuan. Ang comfy daw. Nakakatuwa naman. Kahit pa paano nagkaroon ng konting changes dun sa experience niya sa ride dito sa 450NK. Oh, sumagot siya ngayon. Malaki daw ang difference. Dahil masyado siyang malaki, pwede nyo naman siyang tabasan. At alam ko may maliit na ito, kaya lang baka naman masyadong maliit. Sa akin, okay na sa akin yung ganung kalaki. Mas comfortable, diba? Ganun din naman kahit maliit, sira na yung looks eh. Dito, may konting off-road lang. Tapos cemento na uli. Sakit lang na ito. Oh, ang talim. OMG. Di naman ganito to before, ang talim ngayon. Why? Sakit sa longgo na ito ah. Adventure eh, no? Yan. Marami tayong mga rides in the future. Uunahin ko lang mag-review muna ng mga motor dahil magastos ang ride. Or di kaya mga adventure natin yung mga ganitong malalapit lang muna no? Okay lang naman na may ganitong mga rough road basta maiksi lang. Mahirap lang yung Sakota Mines daw. Grabe, oras daw na nag-o-offroad kayo doon. Ang tagal daw. Ay! Doon tayo pupunta sa taas oh. Woo! Bilis ha, dito na kami kahit di pa nagmamadali. Wow! Ganda dito sa DRT guys. Aya! Aya! Sakit? Ayan, hindi lang sa straight, masusubukan din sa off-road yung feeling na matagtag siya gamit yung extra upuan na magpapakomportable ng kanyang upo sa matigas na upuan ni 450NK. Dito okay lang sa akin yung off-road dito, di naman na siya ganun katalim katulad nung kanina. Mahirap lang pala dito pumunta pag umuulan guys. Hassle talaga kayo dito at medyo delicate. Pero enjoy. Ganun naman tayo sa mga adventure and rides eh. So ayan o, naipasyal ko na po kayo tulad ng mga ride natin sa Bataan, sa Marilaki, sa Baguio,
Ngayon, dito naman tayo sa DRT Bulacan. Nakakadalawang content na tayo sa DRT. Unang DRT ride ko sa vlog is that niloop lang natin, o focus lang sa kalsada. Ngayon, pupuntahan na natin yung iba't ibang tourist spot na kilala dito o dinadayo. Uy, sinesemento na pala dito. Dati hindi pa ito sementado, no? Kaya lang, nalalaglagan pa siya ng lupa. Pero it's a good progress. Talagang tinutuloy ang pagde-develop dito. Konting trivia pagdating sa DRT Biodec ng Kabayunan is that tanaw po ang buong Bulacan, pati na rin ang konting part ng NCR, yung mga city at mga buildings. And then yung pinakatuktok po na yun, konting-konting hiking lang po yung gagawin nyo pag pumunta kayo doon. Unlike sa ibang hikingan na isang oras, 30 minutes ang hiking. Doon po pagka-park nyo, yung pag-hikingan nyo simula dito, parang hanggang doon lang. Mamaya, pakita natin. Mas ganda ng view dito, guys. Parang Batanes, ano? Hindi ganun ka puno. Tapos another info pagdating sa Kabayunan, siguro nagwo-work kayo, safe ba dyan? Liblib eh. Well, safe po. Bukod dun, yung may-ari po ng Kabayunan, siya po yung kapitan dito, no? Ayun po, sa taas na yun, no? At kilala na po ang Kabayunan. At madali lang naman siya puntahan pag maayos yung kalsada, or kung di kayo nagmamadali, malapit lang. Isang oras lang talaga. Ang magpapatagal lang sa inyo yung mga stopover at Aberia. Ay, welcome to Kabayunan. Medyo nabura lang ilang letters, ano? Sa kayong mga dinaanan natin kanina, kaya po doon ang 4 wheels kahit hindi 4x4. Basta wag lang po umuulan at maputik. Basta tuyo ang daan. Tapos scooter Mio, yun po, dinadala ko lagi dito. Pag di kaya, binibit-bit, tinutulak namin yung Mio. At yan, dito po mag-start yung mga matatarik na ahonin. Katulad dito, hindi po kinain ng sasakyan to before nung hindi pa siya sementado. Ngayon na sementado na siya, kayang-kaya. Kahit nga po sedan, may nakakarating dito eh. Medyo kawawa nga lang isipin, ano? Easy lang daw sa big bike yung ahon, sabi ni OBR. Napil niya rin. Oo, yung Mio kasi tatahiin to. Tapos medyo parang namamatay na yung makina. Nawawala yung galit. Ayan, curious din po kami kasi may isang napakatarik na ahonin dito. Last part is that gusto naming i-compare sa mga iba naming napuntahang lugar eh. Ito, palusong na palusong po ito eh. Hindi lang halata sa camera, pero matarik po ito. Oo. Mapuno na, no? Ang galing, dati wala pa masyadong puno eh. Oo, saka naka-experience na tayo ng Bataan at Baguio eh. Iba talaga sa Baguio, Bataan eh. Although matarik din talaga to, pero saglit lang siya at makitid lang, no? Hindi ganun kalawak. Ito na po pala yung matarik. Oo eh, nag-first gear agad, hindi naman kailangan. Ito na yung start ng matarik, guys. Enjoy natin tong ako na to. Basic. Meron pa isa dito. Ito pa. Tuloy-tuloy yan eh. Pinakalas. Ito, napakahirap na nung ako na to. Ito pa yung pinakasagad, oh. Ay, wala na. Hindi na ganun katarik. Tignan, oh. Pababa, makikita nyo po mamaya kung ano yung sura na ito pa uwi. Nandito na daw kami agad. Hindi ba lang nahirapan masyado, no? Oo, eh, pangako. In advance ko yung ingay. Kahit mag second gear tayo dun, kaya eh. Oh, may pahabol pa dito isa. Pero kaya na to. May buwelo to. Saka maiksi lang. Yung kanina kasi tuloy-tuloy eh. Saya daw po ni OBR. Nandito na po tayo agad sa Kabayunan. Oh, may mga tao. Kabayunan Biodec DRT. Sitio Kabuyao, Barangay Kabayunan, DRT Bulacan. Ayan po yung mga pwesto sa taas, no? Pero pinakahabol po natin dyan is matanaw yung buong Bulacan. Dito sa view na to. Okay, sa lahat ng view na yan. At yung building sa NCR pag hindi ganun kaulap. Tapos dito po yung entrance sa may tindahan po nila. Tapos ito po yung entrance fee. Ayan po yung mga rates nila pag pupunta kayo dito. Ito po yung mga reminders nila, no? So leave no trace. Alam niyo naman po yan. Dito po tayo papasok para magparking. Pag puno na po dito, pwede naman dun sa may gilid. Ayan po, registration area. So starting here, ito naman yung hiking. Pakisigilan guys, compare sa mga ibang tourist spot na pinupuntahan nyo. 30 minutes, 1 hour, diba? Pero medyo matarik nga lang siya, no? Pag first time, medyo hingalin talaga kayo. Pero kami, kahit minsan lang bumalik dito, is that anticipated ko na yung ahon na to. And I enjoy ko yun. Solid dito, guys. Promise. Lapit lang talaga.
ang dali para makakita ka ng isang view na maganda, na malawak. Kita mo lahat, Bulacan at counting part ng NCR. Ayan, oh, pahinga lang dito saglit. Nakaka-enjoy, sarap ng gantong hiking. Nakakalakas ng katawan. Nakakabuhay ng dugo eh. Ang laki ng changes. Di ko na nga maramdaman yung pillion seat, yung tigas ng pillion seat. Tapos, feeling ko parang nasa CB na mas malambot. Although, mas mataas ang konti upuan. Parang nasa adventure ka ngayon eh, no? Oo, parang nasa TRK pero smaller version. I highly recommend this rubber foam, kung ano man tawag doon na upuan. And kung form, may isipin nyo, actually, di naman na siya mapapansin once nakaupo na yung OBR nyo. So, sorry guys, nakataligod tayo ngayon, no? Alam nyo naman, faceless channel tayo. Or hindi pa kasi tayo ready, ipakita yung face natin eh, no? So the only nitpicks about doon sa upuan, may time na hindi siya ganun kakapit o baka madulas siya ng onte dahil malambot, ano? Kaya make sure na kapit na kapit yung strap pagka inipit yun siya doon sa may mismong upuan ng motor. Tapos make sure na makapal yung pants nyo. Kasi pag manipis yan, natry ko siya sa bahay, sa upuan, naka-short, medyo nakakairita yung pagka-rubber niya, yung honeycomb. Pero pag nakapantalong ng ganito, okay na dahil makapal. And doon sa presyo na 500, sulit na, sabi ni OBR eh. Ako rin eh, comfort pag upo ko eh. Tapos sa biyahe, nasabi niya ngayon, ayos na daw. Nakakatawang malaman. Ang saya na mag long ride, na hindi natin kailangan magmadaling magpalit ng big bike or ng motor. Gustong-gusto kasi kay 450NK dahil maganis, ang dali-dalhin. Less hassle. Napakalayo sa bigat na TRK at ng ibang big bikes. So ang ganda ng dash natin, di ba? Futuristic, bago. Hiningal po si OBR ko. Ayan po yung view natin dito, no? Usually, dito kami umakit para mas mabilis. Kaso mas biglang tarik siya, no? Dito, medyo i-stretch na yun. Mas mahaba nga lang. Pero okay lang. Para hindi rin tayo mabigla. Ngayon lang kasi tayo uli nag-hiking. Kung meron man kaming mga hindi pa nasabi, comment down below at doon na lang po natin sasagutin, no? And then sa tire pressure monitoring system, sana natuwa kayo doon na may ganun pala, no? Sa mga hindi nakakaalam na real time, masacheck nyo pala yung hangin ng gulong nyo kahit umaandar. Apalaking bagay. Dahil nasa DRT Bulacan tayo, ito yung bundok na yan. Sa likod niyan is Angat Dam. Grabe, laki, no? Tingnan nyo sa Google Maps. Tapos, meron ditong Raptor. Monster truck. Tahimik dito, grabe. Tapos ito, Mount Balagbag. Isa din sa mga pwede nating puntahan pag nag-adventure tayo, no? Na napupuntahan na rin namin before dahil sa view ng city. Tignan natin dito. So yan, kabuuan ng Bulacan. Tapos yung NCR dito, pakita natin sa inyo sa iPhone 15 or sa mga previous na kuha namin ng clips na napunta kami dito. Ayun yung mga dinaanan natin kanina. Sa taas natin, kita niyo yung mga ulap kung saan lang nakatapat yung shadow. Ito yung mga cottage nila dito or yung mga kubo. Ito, 500 to before. Based sa tarpaulin kanina, check nyo na lang kung magkano na siya ngayon. So kung wala kayong tent, ayan, ganyan siya. Yung kabila na to na parang may view deck, hindi siya open eh. Hindi ko alam bakit. Pero may mga naging display dyan before. Meron parang circle dito. Ito, pag gusto nyo talaga mas mataas, mas kita lahat ng view. Sabi ni OBR na wala na daw dito yung bangka sa kanyang spider web. No? Pero nandun pa rin yung kamay. Tanaw yung Bustos Dam, guys. Oh. Kita nyo ba? Bustos Dam yan. So kung yun yung Bustos Dam, imagine nyo na lang imapping kung nasan yung Plaridel, ay Baliwag, Plaridel, Polilan, diba? Sunsunod na bayan. Tapos dito kita yung pier, NCR, yung mga building. Arayat, hindi kita ngayon dahil maulap. Kita rin dito yung Arayat. Tapos meron pa nga nung dala ko yung DSLR ko sa kanyang zoom lens, kita pati yung cross-tong mount sa mat sa Bataan. Grabe, no? Ganun kalawak yung view na makikita niya dito. Kailangan nyo nga lang ng telescope or ganung mga camera para mas makita niya talaga. Yung mga views, other views and angles na gusto kong i-share sa inyo is papakita ko na lang yung mas magaganda kong kuha before nung pumunta ako dito. Kasi ngayon, tanghali na, no? Hindi na ganun kaganda at di nyo na masyado ma-appreciate yung mga ipapakita kong views kung magbibideo pa ako ulit. May mga aerial ako dito. Ipapap ko na lang sa habang nagsasalita ako ngayon kung gaano siya kaganda pagdating ng umaga at lalo na sa gabi pag natanaw niyo yung mga city lights sa Bulacan at sa NCR.
I know, pag pinakita ko na sa inyo yung mga kuha ko dito sa camera, sa drone, masasabi niyo, wow, ang ganda pala talaga ng Kabayunan. Kaya kayo, sa mga naghahanap ng mga iba pang mapapasyalan dito sa atin sa Bulacan, sama nyo rin po sa listahan tong DRT View Deck, no? Kasi tingnan nyo naman yung nilakad natin. Basic na basic. Kung pang off-road nga yung motor nyo, pwede nyo iakyat dito eh. So ganito po itsura ni OBR pababa dito. Sexy oh. Sana po ay matuwa kayo sa pagpunta nyo dito na matanaw yung buong Bulacan at NCR. Ang habol nyo talaga dito pag pumunta, view. Saka makakita, magpupunta ka sa isang lugar, nahahanapan mo ng view. Na konti lang ilalakarin nyo, no? Hindi ganun katagal. Andon ka na agad. Tapos hindi rin ganun kalayo kasi kita nyo naman yung biyahe natin kanina. Hindi nagmamadali pero nakarating tayo agad. Ang galing. Isang oras lang to or wala pang dalawang oras pag biniyahe. Lalo na kung di traffic. Salamat nga pala sa mga followers ko at mga subscribers ko na lagi nagko-comment sa aking vlog. Natatandaan ko na po kayo kung sino-sino kayo. At sa shoutout ko po kayo dahil deserve nyo po yun. Hinintay ko lang po maubos yung mga lumang vlog natin na nakapila, no? Kasi gusto ko po fresh na yung i-upload ko pagka nag-motovlog ako. Katulad dito, starting today. Hopefully, unti-unti na natin. Yung tipong 1 week na yung pinakamatagal na upload na yung vlog, hindi na inaabot ng buwan, di ba? Panis na kasi. Lalo na nag-improve na yung skills natin sa pagmumotor, napupunan nila na hindi pa maayos tayo mag-shift before. Pero ngayon, okay naman na. Hindi ko lang kayo na-update, no? Clutchless shifting tayo. So, pag-usapan natin yun. Sa ibang vlog na lang kasi baka mahash masyadong mahaba yung topic na yun, no? Yun, pauwi na po tayo from our DRT adventure dito sa Kabayunan View Deck. Sana po natuwa kayo sa mga clips and views na nakita natin. Tulad niya, no? Grabe sa gabi, ganda niyan. Dami niyo kitang view dito, liliit. Marirealize na lang pagka natitigan niya mabuti. Ah, dito na tayo mag-thumbnail, ganda dito. Yun, tapos na po tayo mag-thumbnail. Let's go, nice view. Signature din ng channel kaya sa Motowell eh. I'll make sure na yung thumbnail natin is quality and unique. Ayan yung kinakatakutan naming matarik na pababa. Susuungin natin ngayon. Tingnan natin ang feeling. Ayan ah. Slow down. Wow, grabe. Ayan, pinapakita po ngayon ni OBR yung view na makatarungan. Para, kasi sa action cam, di ba, hindi naman siya ganon kapil yung ahon at lusong. Medyo distorted. Pero minsan sa phone, sa iPhone, kitang-kita po natin, no? Grabe! Lusong engine brake and brake lang po tayo ngayon. Uy! Yung mga nagbabay dito, lalakas eh. Ingat lang, delicates kasi wala silang engine brake. Purong preno lang, no? Tuloy-tuloy pababa, no? So yan, yung ahon na yan, medyo mahirapan yung mga scooter pag hindi nakakondisyon. Pero kaya. Kami na kami yun nun, dahil pa namin dali. Wow, what a view. Nakakatuwa naman. Kapag-adventure tayo sa galit. Sa mga oras nga pala na to, kinabukasan po ay magla-La Union naman tayo na vlog, no? Hey! La Union vlog with Boss Dos J. Aunin natin ito mabilis. Ha ha.
Yung mga inahon natin kanina, binababa natin ngayon, oh. Uy, chicken. Thank you, Kabayunan. Bye-bye. Ayun po yun, oh. Doon tayo galing, oh, sa taas na yun. Ito yung mga isa sa mga adventure na gagawin natin kahit hindi long ride, no? Pero nai-enjoy nyo, nasusuyod natin yung bawat tourist spot dito sa DRT Bulacan. Wow! Yun ang wala tayo kanina, no? Ang chill natin papunta, eh. Kahit paano, buti nag-enjoy tayo sa ganong part ng kalsada na alam kong maayos. Sa mga subscribers and followers mo nating masipag mag-comments, i-shoutout po natin kayo sa vlog na to. Ipapap po natin ang inyong mga comments sa ating mga previous vlog. Yeah, na alam ko po mapapasaya at mapapangiti kayo sa simpleng paraan. Uy, parang hindi good sa inyo, parang umuulan, ha. Ang cute ng adventure natin, oh. Hindi natin kailangan lumayo. At the same time, habang nag-a-adventure tayo sa DRT, meron tayong natatapik at nare-review yung item, katulad ng upuan na nakatulong na sa OBR ko. At sa mga OBR nyo rin, pagka ganitong motor din po yung gamit nyo na matigas yung upuan. And then, yung TPMS, no, Tire Pressure Monitoring System, hindi man natin detailed na review, is nagkaroon kayo ng idea na okay ito na magkaroon ng ganito dagdag comfort sa ride. Thanks for watching, guys. Stay tuned sa channel natin. Like, comment, share, and subscribe. Mag-interact tayo sa comments para mas mag-improve pa yung vlog natin at ma-feel nyo lalagi talaga natin kayong kasama sa mga adventure. Maraming salamat sa mga nakakatapos ng video ko po, no. Masaya ako na nai-enjoy nyo talaga yung vlog natin kahit na mahaba, at yung iba nga nabibitin pa kahit mahaba, eh. Nakakatawa pong malaman, no. See you guys on the next vlog!